scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta ka bayan? Mga dapat abangan ngayon sa kumusta na ang pag-ibig mo. Active housing loan borrower ka ba? Baka need mo ng cash or additional home improvement, heal ng pag-ibig ating alamin. Sa balitang OFW, barkong MB Tutor na sinasakyan na nawawalang Pinoy seafarer, lumubog na. Japan, kukuha ng mga manggagawang Pinoy tulad ng mga caregiver. At ating alamin, sa alam mo ba to? Ngayong araw ng Philippine-American Friendship Day na sinelebrate last Thursday ng July 4, ating alamin ang impluensya ng mga Amerikano sa kulturang Pilipino. Yan at marami pang iba ang ating tututukan ngayong hapon sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Alright, so magandang hapon, umaga, tanghali, gabi, madaling araw at anumang time zone kayo napapabilang ay check na may mga kumusta sa inyo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, at isa namang oras ng talakayan, kumustahan at dagdag kalaman dito sa inyong sinusubaybayan na palatuntunan dito sa Kakampi Online. Live na live tayo ngayong July 11, Thursday, sa Kakampi Online, ang Kumusta Na Ang Pag-ibig. At maganda naman na tayo ay lagi may kumustahan. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin na dyan sa abroad at mga nakasakay man sa barko, mapa land-based or sea-based, kayo po ay malugod namin na binabati po sa ating weekly program na Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. And of course, we would like to know yung mga komento at the same time yung mga katanungan din ninyo. Feel free not to chat or to message us in our inbox or in the comment section ng ating YouTube channel or ng ating video na nakikita nyo po mapa-Facebook man ito o sa ating official YouTube channel. Okay? So, ating pumbalikan po no, yung ating naging topic from the last episode, which is about the MP2 application. Recently po kasi nagkaroon na ng development yung ating MP2 na formerly yung MP2 po natin ay ito po ay online din naman, pero ito po ngayon ay may mga dagdag na hong features or may mga dagdag na hong requirements na kailangan na natin gawin online para mas matiyak natin na tama po yung pagre-rehistro po natin. So unahin muna natin ano po ba yung MP2. So ito po ay voluntary savings program na bukas po para sa lahat ng active members ng regular savings o yung Pag-ibig One. So kung kayo po ay matagal nang di nakapaghulog, walang problema dyan, hulugan nyo lang yung present month. 400 lang naman yung regular hulog po natin. And then, parang pangalawang alkansya nyo po itong MP2. So kaya kayo magsisave dito, dinisenyo nyo ng Pag-ibig to na mas maaga itong pwedeng makuha dahil 5 taon lang ang maturity po nito at the same time mas mataas ang binibigay nating dividendo. Makikita natin yan dito. No? Next natin. Sa next na picture natin ay atin pong ipapakita. Ito po yung binabanggit ko po sa inyo, no? So last 2023 ay 7.05% yan. Itong nakikita nyo nandito kasi is year 2022. Pero last 2023 po ay 7.05% at yan po ay meron kayong option kung annual or compounded ang gusto nyong mangyari. Ibig sabihin, kung gusto nyong kunin na yung tinubo ng pera mo taon-taon, pipiliin nyo po yung annual dividend payout. Kung gusto mo mas lumaki yung pera mo, i-reinvest ulit next year yung total na hulog mo plus yung tinubo ng pera mo, yan yung compounded po. 5 taon lamang po yan. Alin man yung naipon mo, hindi yan required monthly ha. Kahit isang beses ka lang naghulog, after 5 years, kung ano naipon nyo, ay makukuha nyo ng buo. Ngayon tingnan natin yung sample computation po para may idea po tayo. So itong makikita nyo po, ang pinakamababang hulog kasi sa MP2 kada isang buwan ay 500 lamang po. 500 pesos lamang po yan. So tingnan na natin to para sa mabilisang recap lang naman. No? So kung ikaw ay naghulog ng 100,000, kung compounded dividend ang pinili mo, makikita nyo po, no, after 5 years pwedeng umabot ng almost 40,000 yung makikita ng pera mo. Kung 1,000,000 nga, makikita nyo, after 5 years, makaka-withdraw ka ng dividends na almost 400,000. At nakatutuwa yan dahil kung ikukumpara mo yan sa ibang common deposit accounts, walang nakapagbigay ng ganyang kataas na walang withholding tax. At the same time, pagpalagay mo nga kung 10 million nga hinulog mo, halimbawa lang po, no,
Halimbawa, 10 million ang inulog mo, tapos ito pinili mo yung annual dividend payout. Biruin mo yung 10 million mo sa loob ng isang taon, pwedeng tumubo yun ng 700,000. So may kukubrain ka, may kukunin ka, no? Na 700,000 plus. Eh, yun po ay inipon mo lang naman, nilagay mo lang dyan, iniwan mo, no? At tutubo siya ng ganong kalaki. By the way, itong MP2 po ay para lamang sa mga Filipino citizen. Okay? Yung tunay na Pilipino po. Okay? Kaya kayo po, mga kabayan, no? Yung mga kababayan natin na legit na Pinoy, aba, sali po kayo dito dahil para ko sa mga Pilipino to. Kung di nyo na itatanong, ang daming interesado na ibang lahing sumali dito. Pero yun nga, wala ko silang karapatan sumali dito dahil nilikha itong pag-ibig savings natin para lamang sa mga Pilipino po. At kung active kayo naguhulog po, ito naman ay napakadaling salian. Ito na, pakita na natin on next slide. Yung simple instruction. Sige, next na ho natin. So, ito po yung ating website sa www.pagibigfund.gov.ph. Online na po ang pagre-register. Hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. Basta meron kayong active na internet connectivity at may device syempre. Eh, simpleng-simple lang. So, ito po yung bubungad sa inyo. Yung aming website sa www.pagibigfund.gov.ph. Tapos medyo baba nyo lang ng konti. Dito sa e-services, makikita nyo yung MP2 Savings Enrollment. Click nyo lang po yan. Then, pag-click nyo po, ito na po yung lalabas. Yan, bibigyan na kayo ng steps, no? Kung ano yung mga ihahanda ninyo. Basically, yan, kailangan mo lang yung malinaw na letrato ho ng inyong valid ID. Kayo, kabayan, may passport po kayo, no? Kung di man po passport, kung meron kayong national ID, o di kaya po ay yung ating SSSUMI, yung mga tipong ganun po, no? O, pwede naman po yun. Pipicturan nyo lang po yun and selfie na hawak po yun. Kung passport halimbawa ang pinili mo, waka mo yung passport, make sure yung passport nyo, may signature po yun. Pipicturan nyo po yun, nahawak ninyo, at pipicturan nyo po yung inyong proof of income. So, next po natin, pag nakompleto na po yan, yan po, no? Yung ibang details po kung former Philippine, ikaw ay former Philippine passport holder, ito po yung i-upload po natin. And the rest po, na magpapatunay ng citizenship. And then, click the word proceed. Pag kinlik nyo po yan, yan po, tatanungin kayo ng MID number ninyo, ng inyong last name, ng inyong first name, at saka date of birth. At pag na-validate, ibig sabihin, may active kang hulog sa pag-ibig at may at least 2 years na hulog. Pag binalidate, sasabihin po niyan ay, next po natin, yan. At tatanungin ka kung active ka. Pag kunin mo active, continue mo lang. And then, yan ang lalabas. Kalagay, you are eligible. So, ibig sabihin, pwede ka na magpatuloy sa registration. So, may eligibility requirement kasi itong MP2 natin dahil binubuksan lamang natin to sa mga active members ng pag-ibig na may at least 24 months or 2 years nang naging hulog sa pag-ibig. Next po natin, yan. So, ipapasok natin yung ating Philippine cellphone number. Sa ngayon kasi yan pa lang yung ating na re-recognize po, yung Philippine number lang po. Yung na SIM registration nyo na po dapat. At saka yung email address. Pag yan po ay nasagutan nyo na, i-click nyo lang yung salitang proceed. At kayo'y makatatanggap ng one-time PIN dun sa numerong ibinigay po ninyo. Then, pag in-okay na natin yan, next po, i-enter nyo po or ilalagay nyo yung one-time PIN na na-send po sa inyo. At pag na yan ay na-send, proceed na po tayo. Anong susunod? Sasagutan nyo na ito mga sumusunod na detalye. Yan, yung katulad ho ng inyong pangalan ulit, date of birth, makikita nyo, magre-reflect na ho yan dyan. Ngayon kung tama na po yan, nakita nyo na po na tama yung mga nakalagay po dyan, ito na yung next na sasagutan ninyo. Pipili kayo ng preferred dividend payout nyo. Halimbawa ako, pinili ko yung 5-year end term. Ito yung compounded. Ibig sabihin, wala ka namang balak kunin yung tinubo ng pera mo taon-taon. Hayaan mo lang sa dyan para mas lumaki yung pera mo. No? And then, mode of payment, pili ka kung over-the-counter or salary deduction po ba. Sorry po, balik lang tayo doon. No? Pipili ka kung over-the-counter po ba, salary deduction, or through any payment channels, and then desired monthly savings. Type in ka lang dyan, lowest lang naman is 500, no? Halimbawa, sir, paano pag nilagay ko dito ay 10,000? Pero nung naghulog ako, eh, mas mababa doon ang binayad ko talaga, 1,000. Magkakaproblema po ba tayo doon? Wala naman po, okay? Kung baga gusto lang namin alamin, kung sakaling ikaw ay magmamonthly, magkano ba yung gusto mong ilagay? Ha? Wala rin naman problema kahit isang beses ka lang maghulog. No? So, basta lagyan nyo lang siya ng kasagutan. And then, source of fund, kung ikaw ay employed, of course, yung employment income,
No, at kung may savings ka, savings account, yan yung mga ilalagay nyo po dyan. Then pag nasagutan na po natin yan, eto na po, click nyo lang yung word na proceed, at dyan nyo na i-upload yung mga documents, yung selfie photo, yung one valid ID, at eto na po, next po natin, yung ating source of income. Pag sinabing source of income, kung ikaw po ay presently employed, kung OFW tayo, mapasiman, or kayo ay land-based OFW, kung meron kayo nung OEC na latest, pwede niyang picturean po yan. O di kaya yung employment contract with compensation. Pag nagpicture ho tayo, dapat po inaikita kung magkano yung sinesweldo natin at naiintindihan. Ibig sabihin, kung yan po ay ang kontrata nyo nakasulat sa foreign language, ay dapat po may English translation po para naiintindihan po. Hindi po pwedeng i-assume natin na employment contract yun na hindi natin maintindihan kung ano nakasaad po doon. So dapat ganun po siya. O kung wala kang mapakitang ganun, siguro ko baka pwede nyo i-ano na lang yung savings income ninyo. Kasi kailangan malam yung savings account ninyo, no, info. Yung ating bank statement po. Kasi kailangan malaman saan manggagaling yung pera na ipapasok niyo po dito kung sakali. Kailangan po maging malinaw po yun at maging malinis po kung saan ang gagaling yung source of fund po ninyo. Then pag na-kumpleto na natin yan, mga mom and sir, i-click lang natin yung word na submit. Okay? At yun ay magkakaroon ka na ng MP2. Itetext ka, no? Ang mangyayari po dyan, dadaan yan sa approval, sa review, and then approval. And once approved, ay kayo po yung makatatanggap ng text message para po sa inyong MP2 number or email para sa inyong MP2 po. Pwede na kayo magsimula maghulog using ang inyong GCash or Maya po. So ulitin natin, kada maghuhulog ng MP2, kailangan updated lagi ang ating regular savings. At isa pa, yung ating proof of income na yan, hinihingi lamang yan every time na magbubukas tayo ng bagong MP2 number. Kasi pwedeng maraming beses ka naman mag-open yan dahil allowed naman ng multiple accounts. Pero kada maghuhulog ka ng more than 100,000 over the counter, hihingan at hihingan talaga ho kayo ng kopya ng latest proof of income. Ah, ganun po ba yun? Opo. Halimbawa, ngayong araw na to, naghulog ka ng 200,000. Kinabukasan, maghuhulog ka ulit ng another 200,000. Kada maghuhulog ka, lagi kang mag-attach ng kopya ng inyong proof of income. Basta papatak na ng more than 100,000 ang idedeposito po ninyo. Okay? So, yan yung ating quick recap for our last topic regarding MP2 and MP2 enrollment process. Right now, ang ating magiging pag-uusapan ay ito na po, yung Home Equity Appreciation Loan or HELOL. Ang sabi dito ay fund your life goals with HELOL. Usually, pag narinig natin yung Home Equity Appreciation Loan, baka isipin natin na para lang sa bahay ito. So, ito muna po ay open sa lahat ng active na housing loan borrowers ni Pag-ibig na merong updated na hulog. Yan ang makikita po natin sa next slide. So, ito po ay a loan interest loan based on the net value of your mortgage property with Pag-ibig Fund and open to Pag-ibig housing loan borrowers whose loan are at least 5 years and with on-time payments over the past year. Ibig sabihin, kung ikaw yung active loan borrower for the past 5 years at okay yung records mo sa amin, ha? Okay yung paraan ng pagbabay mo, ito yung parang reward namin dito sa mga housing loan borrowers na to na pwede pa nilang ma-maximize yung pagkakataon na makagamit ng Pag-ibig loan sa pamamagitan ng HELOL. Okay? Kasi pwedeng yan, after 5 years, yung bahay mo, ang iniintindi mo, hindi lang yung pagbili by this time, dahil 5 taon, gusto mo nang iparenovate, ipagawa, or hindi lang para sa bahay. Yung ibang life goals natin, gusto nyo mag-travel abroad na pamilya, o may pag-aaraling ka na palang anak dahil lumipas na yung 5 taon, lumaki na yung anak mo at mag-aaral na sa koleyo, at marami pa pong iba. So, tingnan pa po natin. So, makikita ho natin dito, ano ba yung sa ano bang natin pwedeng gamitin. So, nilahad lang ho dyan yung iba't ibang kaparaanan katulad ng home improvement, livelihood, or additional capital for business baka gusto mo na magkaroon ng negosyo o managisip ka na ng passive income, wala ka lang pampuhunan. Yan po, maaaring yung gamitin. Yung kaninang binanggit ko, may pag-aaraling ka na na anak sa kuleyo, maaaring pwedeng yung paglaanan niya sa education expenses. Ganun din, health and wellness po. Walang masamang gumastos sa kalusugan. Let's say, kailangan mo magpa-check up, magpa-laboratory, o may kailangan ka palang ipa-opera, may kailangan kang gamit. O kahit hindi naman po, no? Kahit yung katulad ng magpapaayos ka ng mukha, no? I mean, yung magde-derma ka, o gusto mo lang magkaroon ng
ng panahon para sa sarili mo at itong gagamitin mo, wala problema po doon. No? Purchase of appliances, furniture, or electronic gadgets. Yan naman ay hindi luho. Let's say, bibili ka ng PC mo at yun ang gagamitin mo for your business. Why not? No? Payment for utilities, credit cards. Travel and leisure, yan po, napakaganda ho niya noon. Maganda ho na tayo po ay magkaroon ng panahon na makapaglakbay-lakbay and other life goals. Eh, biro ko nga dyan, eh, kung ikaw gusto mo magpareto, okay, kung magagamit mo yung makukuha mo dito, eh, why not, coconut, no? Eh, gamitin nyo lang yan, kahit saan life goals yan, na tingin nyo may makatutulong at makapagbibigay ng value rin po sa inyo, why not? Ito na po, tingnan ho natin sa susunod na slide. Sino-sino ba pwede mag-apply? Ah, okay pala yung tinatalakay natin na heal. Alam nyo, natalakay na rin natin to on our previous episode at binabalik-balikan lang din po natin dahil nakatutuwa ko na itong programa natin ay maabot kayo mga miyembro ng Pag-ibig at maganda malaman nyo po na may mga ganito tayong programang nililika na tsak na makatutulong po sa bawat miyembro. Eh, sino-sino ba pwede mag-apply nga dito? So, una, may active Pag-ibig Fund membership. Hindi lang tayo nagtatapos na active ka nagbabay ng housing loan. Pero, syempre, kaakibat ho niyan ay active ho yung hulog natin sa regular savings. Okay? So, yung Pag-ibig 1 ho yan. At ito na nga yung edad. Age of not more than 65 years old at the date of application and not more than 70 years old at loan maturity. At may legal na kapasidad to acquire and convert real properties whenever applicable. Ibig sabihin nito, totoong Pilipino. No? Totoong Pilipino, hindi gumamit ng ibang pangalan o ibang alias. Talagang Pilipino po. At susunod, an existing Pag-ibig housing loan that has been approved or taken out for at least 5 years as of date of application. Kanina binanggit na natin yan. So ano ho yan? Ang sabi ko dito, the existing housing loan or installment accounts must have been paid regularly and on time within the last 12 months. Okay? So, kung 5 years ko kayo nagugulog, halimbawa, no, on that 5 years, hindi naman kayo consistent, di ganung kalinis magulog. Pero kung nitong last year ay consistently on time, wala kayong arrears, updated, pwede kayong sumali dito immediate prior to the date of application na pinag-usapan. This applies whether the borrower is a principal borrower or co-borrower of the loan. Okay? At ito pa nga, able to pass our background credit and employment business checks. Kasi makita kung wari, nilagay mo employment ganito, kung active ka ba nagtatrabaho doon, let's say kayo ay OFW, nagtatrabaho ka sa ganitong bansa, ito ang employer mo, so dapat yun yung makikita at malalaman ng Pag-ibig. And, no outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at the time of application. If STL is in arrears, it must be updated first. Ibig sabihin yan, walang problema po kung kayo po ay may active short-term loan, yung cash loan natin. Walang problema yan, tapos mag-apply kayo ng deal, okay lang po yun. Ang usapan lang, dapat updated at walang arrears. Okay? Kasi kumbaga, kung maglo-loan ka na nga ng isa pa, eh, hindi mo na nga active na babayaran ng isa, paano ka pa maglo-loan ng isa? Dadagdag yung babayaran mo, hindi mo rin ma-update. So, dapat matiyak natin na okay ho yung ating eligibility as a borrower. Next po, so ngayon, nalaman na natin sino-sino ang pwede mag-apply, gaano ba kalaki yung malo-loan ko dito at magagamit natin. So, una, ang pagbabasihan niya ng computation, yung desired loanable amount, kapasidad nyo, yung capacity to pay, at saka maximum aggregated loan value. Ito na. Kaya dito natin malalaman bakit ang tawag sa kanya ay home equity appreciation loan. Anong ibig sabihin nito? Maximum aggregate loan value. So, ang maximum loanable amount kasi sa housing loan ay 6 million pesos. At ileless ko dyan yung total outstanding balance of your existing housing loan. So, halimbawa po, no? 6 million, di ba? Ang loan, ang existing loan balance mo ngayon, let's say, is 3 million. So, pwede ka makapag-loan up to 3 million. Okay? So, yan yon. Or pwede rin siyang ibase dito sa latest loan-to-value ratio. Paano po yan? So, ito na po yon. Yung 60% of latest appraised value of your mortgage property with Pag-ibig less yung total outstanding balance of your existing Pag-ibig housing loan. Kaya siya home equity appreciation loan. Kasi po, halimbawa, nung 5 years ago, na-loan mo yung property ng worth 4 million pesos. Eh kaso, dahil lumipas na yung 5 taon, let's say nagkaroon na ng development sa lugar, yun ang maganda sa property. Kasi walang talo sa property dahil over time, nag-appreciate ang value ng lupa. Tumataas ho, hindi ho pababa.
Kaya overtime tumataas yung value ng lupa. So yung 4 million mo dati, eh pwede nang halimbawa ngayon ang appraised value niya na 5.5 million. So yung 5.5 million ang kukumpyuta ng 60% noon and ileles kung magkano man yung inyong present or total na housing loan balance. Yun yung pwede nyo magamit sa HEAL. So alin man sa apat na to ang pwedeng i-consider, pero ang pipiliin po dyan yung lowest amount dun sa mga sumusunod. Ako, halimbawa, sa desired loanable amount mo is 5 million. Capacity to pay, 5 million. Sa maximum aggregated loan value, 5 million din. Pero pagdating dito sa loans to loan value ratio ay 4.5 million. So, ang i-approve yung pinakamababa, yung 4.5 million. Pero may note dito, ha, basahin lang po natin, if the amount one seeks to borrow is more than 1 million, a re-inspection will be conducted to determine the current appraised value of the mortgage property. Properties appreciate over time and reappraisal may serve as a basis to increase your loan limit. Ibig sabihin, kung more than 1 million yung maluloan, tatagalugin lang natin, ay bisitahin uli yan ang Pag-ibig para i-appraise, para mas tumaas yung value nung pwede nyong maluloan. Okay? Dahil wala kang talo dyan na nag-appreciate. Next po, so nalaman na natin kung sino pwedeng mag-apply, magkano pwedeng maloan. So, nakaka-interesado naman yan. Ngayon, paano mag-a-apply? Siyempre, ihanda natin yung mga requirements. First, yung form natin. Available yan sa aming official website, yung Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan Form. Download niyo po yan at fill outan po. Proof of income. Kung ikaw ay OFW, yung inyong present na OEC or present employment contract with compensation or present one-month payslip o di kaya po yung ating pong bank statement. Kung halimbawa ang ilalagay nyo, i-source nyo, is savings or other, ano naman nakalagay sa listahan natin yan, kung ano yung mga pwede yung present na proof of income. One valid ID like your passport or SSS UMIT or driver's license sa Pilipinas. Updated real estate tax receipt, no? Ito po yung as of the quarter immediately preceding to the date of loan application. Yung amilyar po na in-update natin sa mga munisipyo po. Health statement form can be downloaded online. At itong number 6, yung tinatawag na conformity form for new subsequent housing loan availment. Ito naman ay para sa mga co-borrowers na gusto mag-avail nitong HEAL. Okay? So next po, ito na. So, alam niyo po ba na itong ating HEAL ay pwede niyo nang i-apply online. Ngayon po ay tuturo natin sa inyo paano niyo gagawin online yan. So, mag-walkthrough tayo. Ito po yung aming official website, yung www.pagibigfund.gov.ph at yan ang bubungad sa inyo. Muli, i-scroll down niyo lang po. Makikita niyo yung sa e-services unang-una yung virtual Pag-ibig for members. So, pag nakita niyo yan, i-click niyo lang po and pagka-click, ito po ang lalabas. Sige po, next po. I-click nyo lang yung salitang apply for and manage loans. So, dahil dyan papasok yung HEAL, i-click nyo po yan. And pagka-click, ay sunod nyo i-click syempre itong HEAL. Ang nakalagay po dyan ay apply for a home equity appreciation loan. Then, pag kinlik na natin yan, ito na, lalabas nyo na yung paalala ng mga anong requirements ang inyong kailangang i-fill out. At syempre, yan po, no, may application guide. For example, kung principal borrower, ito yung i-upload mong form, kailangan picturean nyo ng malinaw. At kumpletuin nyo syempre yung fill out bago nyo picturean. Then, pipicturean nyo malinaw yung front and back page. At of course, nandiyan dyan yung proof of income. Next po. At saka yung ating health statement form, valid ID, nandiyan dyan na rin paano nyo i-download dyan. Selfie photo, at saka yung one valid ID with signature. And click the word proceed. At pag tayo nag-proceed, yan po. Next na po natin yan. Magseselect ka lang ng loan type, no? So, lagay mo kung para sa home improvement ba yan, educational expenses, etc. And then, pagka-click nyo po, next na po, ilalagay nyo na po yung Pag-ibig MID number and yung housing loan number nyo. Yung housing loan number ay 12-digit number and that starts with number 3. Pag nakompleto niyo yung information, i-click lang yung word na verify. At pag na-click na natin yung verify, ay yun na, magpo-proceed na siya for the succeeding steps na po. So, ganun lang siya kadali. Ito, kabayan, nandito na yung ating QR code. I-scan nyo lang po yan para kayo ay mag-land dun sa ating HEAL application online. At sa marami pang information. So, this is the Home Equity Appreciation Loan or HEAL. Maximize the value of your home to find what's valuable for you. Fund your life goals with
Yield. Kaya kabayan, kaya kung ikaw existing housing loan ngayon, let's say bago-bago ka pala nag-housing loan, eh nawa, maging encouragement sa atin yan na yes, updated ako, lagi maghuhulog ng pag-ibig para kung nag-5 years na bigla ako mangailangan bigla or meron pala ako ibang life goals in the future, ay magagamit ko ang pagkakataon yan through pag-ibig fund Yield. Okay? So, sa mga kababayan natin nanonood ngayon, kung wala pang housing loan, e-apply na po kayo. Kita nyo naman, no? Ang pag-ibig is continuously doing something that is valuable among our members as well as you, the borrowers. Gumagawa tayo ng patuloy na parang para mas ma-maximize natin ang benepisyo ng pagiging pag-ibig member. Kaya po sa mga kababayan natin, lagi natin sinashoutout to, yung mga kababayan natin abroad, sea-based and land-based, lalong-lalo na sa mga land-based OFWs, to always continue your pag-ibig. At pwede nyo i-upgrade ang inyong savings. Nang sa ganun ay yung savings ninyo ay mas tumubo po na mas malaki dahil the higher the savings, the higher the dividend. So pag may 2 years na hulog at updated na hulog, yan po pwedeng mag short-term loan at housing loan. So, yan po ang ating pinag-usapan ngayon regarding the MP2, yung ating recap, at yung ating Home Equity Appreciation Loan or HELOC. Tayo po muna ay magkakaroon muna ng ilang paalala. Tayo po ay mag-giveaway muna sa ilang commercial po na maganda panoorin nyo about pag-ibig fund. At pagkatapos po noon ay tayo po ay dadako na sa ating balitang OFW at alam mo ba to. Huwag kayong aalis, magbabalik tayo dito sa programa nyo tuwing Huwebes ng hapon dito sa Pilipinas at nakikita sa iba't ibang panig ng mundo ang kumusta na ang pag-ibig mo. We will be right. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. Ito pang hulog na ako sa motor. Gagawa na ang bang para mapagandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngala ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan? May home loan na bagay sa atin. Simple man o ikrate ang dream home natin, posible dahil sa kanyang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan, dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin, lahat gagawin, lahat tatahamin. Sa ngala ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap.
Alright, so nagbabalik tayo sa ating programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Nyo. So nawa, pinanood nyo yung aming commercial kanina, no? So nakita nyo po doon yung regarding sa virtual pag-ibig as well as yung ating pag-ibig housing loan. So karapat-dapat lang po, no, na malaman natin ang ganyang benepisyo. Sapagkat kapag nalalaman natin yan, ay gagawa tayo ng aksyon para syempre tayo ay makinabang at mapalagurin natin kung ano man ang meron po tayo ngayon. Lalo na tayo mga, lalo na sa mga OFW natin, alam natin, hindi ko napupulot ang pera. Pinaghihirapan po yan. Magiging mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Eh, pare-pares tayo nagtatrabaho, nagsisikap. Ang pag-ibig po ay nakatutulong sa mga ganyang layunin. O yung mga tinatawag nating life goals, no, sa ating pag-iipon. Usually po, yung iba po sa ating mga kababayan, ang rason bakit sila ng ibang, nangingibang bansa ay dahil gusto nila magkaroon ng sariling bahay. Eh, sa mga ganyang pagkakataon, yan po, pasok na pasok po dyan ang ating pag-ibig benefits na pag-ibig housing loan at marami pa po iba. Okay? Ngayon po, ay tayo po idadako na sa ating mga balita na may kinalaman po sa ating mga kababayan po, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa abroad, sa ating balitang OFW. So, itong ating unang ibabalita po ay patungkol po sa barkong MV Tutor na sinasakyan ng nawawalang Pinoy seafarer ay lumubog na. Okay, kinumpirma ng Department of Migrant Workers or DMW na lumubog na ang bulk carrier na MV Tutor na inatake at pinasabugan ng Houthi rebels sa Red Sea. Ang Pinoy na sakay nito hindi pa rin nakikita. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, huling namataan ang MV Tutor noong June 17, tinangay ito ng alon at pinaniniwala ang lumubog sa bahagi ng eastern coast ng Eritrea sa Red Sea. On June 18, when a ship returned on the scene supposedly to commence the search and also the salvaging operation with respect to the ship, she could not be found, the MV Tutor, saad ni Kakdak sa press briefing nitong nakaraan po. The vessel is a loss, is lost. The vessel is lost and apparently sunk. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. Dagdag niya. Ang United Kingdom Maritime Trade Operations or UKMTO ang nag-ulat nitong nakaraan na posibleng napalubog ng Houthi militants ang Greek-owned MV Tutor na ikalawang barko na napalubog ng mga rebelde sa Red Sea. Dahil sa paglubog ng barko, sinabi ni Kakdak na maghihintay pa ang DMW kung ano ang susunod na akbang sa posibleng paghahanap sa barko. It renders it more difficult given the circumstances. We are still waiting for the word on the situation. Anang ng kalihim. Paglilinaw ni Kakdak, hindi nila maaaring kumpirmahin kung patay na nawawalang Pinoy hanggat hindi ito nakikita. Gayunpaman, tiniyak niya na ibibigay nila ang kinakailangan tulong sa pamilya ng nawawalang tripulante. Mayroon umanong tatlong anak ang Pinoy seafarer at dalawa pa ang nag-aaral. Pumanaw naman ang kabiyak nito, tatlong taon na ang nakararaan. Nakaligtas ang 21 Pinoy na sakay din ng MV Tutor at nakabalik na sila ng Maynila noong Lunes. Magsasagawa na investigasyon ng DMW kung may inilabag na patakaran ng shipping company or manning agency kaugnay sa paglalayag sa Red Sea na itinuturing na mapanganib kasama na ang Gulf of Aden or Aden at kalapit pang mga teritoryo dahil na rin sa mga nagdaang insidente ng pag-atake ng mga rebelde sa mga dumadaang barko roon. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated. So sa mga kababayan po natin, so ingat po tayo, no? So alam na po natin yan, iniwasan na po talaga yung area niya ngayon dahil sa dulot na panganib nito at maaaring dulot na panganib sa ating mga tripulante o sa ating mga OFW at sa mga dumadaang barko po dyan. Okay, so hindi pa rin po tapos ang ating balitang OFW. At pangalawa sa ating balitang OFW, eto naman, Japan kukuha ng mga manggagawang Pinoy tulad ng mga caregiver. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez na nangako ang Japan na kukuha ng mga manggagawang Pilipino, lalo na mga caregiver na mag-aaruga sa kanilang mga nakatatanda. Ayon kay House Speaker Romualdez, ang pangako ay nakuha ng Philippine Congressional Delegation matapos na makaharap ang mga leader ng Japanese parliamentarians sa kanilang high-level discussions kasama si National Diet of Japan Speaker Fukushiro Nukaga at Vice Speaker Banri Kaida na ginanap sa Tokyo Parliamentary Building sa Japan.
nakaharap umano ang Japan sa demographic challenges o pagbaba at tumatandang populasyon ng nasabing bansa. Japan is facing a decrease in population, and in this regard, Japan truly appreciates the Filipinos working here, especially elderly care workers, Ani Nikaida. We are looking forward to welcoming more Filipinos to work in Japan, dagdag pa nito. Naniniwala naman si House Speaker Romualdez na magandang pagkakataon nito para palakasin palalo ang ugnayan ng dalawang bansa. The Philippines has a growing population, so we are more than happy for our people to come and work here after receiving the appropriate training, anang ng leader ng Kamara de Representantes. Sabi ni Romualdez, it creates an ideal environment for Japan to continue investing in the Philippines, not just in human resources but in Japanese trained human resources, which will further promote economic cooperation between our countries. Tinatayang may 300,000 o 300,000 Pinoy umano ang kasalukuyang nasa Japan, at nasa 164,000 ang nagtatrabaho sa caregiving, agriculture, hospitality at manufacturing sectors. Ito ay balita mula kay FRJ ng GMA Integrated. So, yan po ay magandang opportunity ho ha, sa mga kababayan natin na ganap ng pagkakataon na makapagtrabaho sa bansang Hapon. Ito na nga, yung binalita po ni House Speaker Romualdez, ang pagkakataon na naghahanap po talaga ang bansang Hapon ng mga caregivers po. So paghandaan natin yan ha, ang pagpapahanda po dyan of course, yung trainings na kailangan at yung mga dokumento. At syempre, kung mangingibang bansa kayo, wag na wag nyo kalilimutan ang pag-ibig ninyo. Dapat po una ay registered pag-ibig member kayo para sa kalaman po ninyo, kasali po sa e-registration nyo, pumapoprocess kayo ng OEC sa DMW na kayo po ay may pag-ibig number po. So, dapat may registered pag-ibig number kayo at syempre, hulugan nyo po. Kaya kayo pinagre-rehistro dyan, hindi lang yan hanggang number. Hindi lang po ang membership natin yung nagtatapos sa registration. Bagkos, i-maximize natin ang pagiging member. Maghuhulog tayo palagi. I-maximize, pwede nyo i-increase ang inyong monthly savings. At the same time, kapag may pagkakataon ka na, pag naka 2 years na, actually, sa pag-ibig nga po, kahit wala ka pang 2 years, gusto mo na kagad makapag-housing loan, pwede ka lump sum, no? Payment para maging eligible ka na mag-housing loan. Okay? So, di ba? Konek-koneku sila. At ngayon, eto na. So, dagdag kaalaman tayo ngayon, no? Lalo na't lumabas na yung trailer nitong nakaraan ng Pulang Araw, no? Yung ano ng GMA 7, yung paparating nilang drama. And historical po yung kanilang magiging tema. At alam nyo po, syempre, bago tayo sinakop ng mga Hapon, ay tayo muna po ay sinakop ng Amerikano. At yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Alam Mo Ba To. Siguro ang tanong, bakit pinag-uusapan nating buwan ng Hulyo itong impluensya ng Amerika sa Pilipinas? So tingnan nga po natin to. So, impluensya ng Amerika sa Pilipinas sa kolonisasyon at mga hanapbuhay na naka-impluensya sa makabagong kulturang Pilipino. Dahil alam niyo po ba, last Thursday ho, July 4, ay ang tinatawag natin na ang Filipino-American Friendship Day. Actually, yun din po ang kanilang Independence Day sa Amerika, July 4 po. No? At minsan din, natatandaan niyo po, binahagi na natin dito sa Alam Mo Ba To, na minsan ang Pilipinas, ang araw ng kalayaan natin, ay nakatapat din sa ganyang petsa, July 4. Pero eventually, ay pinalitan to ni Presidente Diosdado Macapagal, former President Diosdado Macapagal, na instead of July 4, ay binalik po uli dun sa original niyang petsa na June 12. So, balik tayo ngayon dito, no? Ang Pilipinas ay isang bansa, no, sa Timog Silangang Asya na binubuo ng 700 mahigit na isla, no? At milya-milyang layo sa Vietnam. Ang kabisera ng Pilipinas ay Maynila, at ang pinakamataong lungsod natin na itong panahong ito ay Quezon City, ang parehong lungsod na matatagpuan sa Luzon. So, ito pong ating aalamin ngayon, ay ano nga ba yung impluensya ng mga Amerikano, no? So, dahil natapos na yung pamumuno ng mga ng Espanyol, matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, kung saan kinuha ng Amerika ang control sa Pilipinas. Alam nyo, ano kasi yan, strategic yan eh. Kumbaga ang Amerika ho, ang strategy nila, hindi lang doon sa kalapit nila, no? Nakikita nyo yung dito naman sa Eastern Pacific, ito yung naging magandang pagkakataon sa kanila, no, na magkaroon ng kumbaga strategic na pagpapalawig ng kanilang kapangyarihan ay ito, yung magkaroon sila ng base
dito sa Pilipinas. Kaya yun yung gaya na kaya sinakop at binili nila ito, no? So, sa panahong ito, ang pangunahing ng Estados Unidos sa Pilipinas ay gawing isang independent na kapitalistang demokrasyang bansa. So, ginawa ito ng US sa pamamagitan ng paglikha ng mga infrastruktura na magpapaunlad sa literasiya at ekonomiya ng bansa. Kaya nagpadala sila dito ng mga guro, no? Yung mga Thomasites na tinatawag. At the same time ay, kaya nga po ang dami magagaling mag-English. Kung nakikita niyo mga lolo't lola nyo, ang gagaling magsalita ng English, kahit sabihin niyo elementary graduate lang yan, mauhusay mag-English, mabilis yung comprehension nila sa English, gawa ko na sila ay tinuruan ng mga Amerikano. Bilang resulta, dumoble ang literacy sa humikit kumulang kalahati noong dekada ng 1930s at ang ikaapat na bahagi ng populasyon na may pinag-aralan ay marunong magsalita ng Ingles. Ito ay isang napakalaking impluensya para sa kulturang Pilipino, di ba? So, dahil lamang Ingles ang naging nangingibabaw na wika, kasama na sa opisyal ng wikang Pilipino ng Tagalog. Ang United States ay hindi nakatuon sa relihiyon tulad ng ginawa ng Espanya, no? Ngunit tumulong sila sa paglikha ng kalayaan sa relihiyon para sa tao ng Pilipinas. Lumikha rin sila ng impluensya para sa isang pamahalaan at sistema ng edukasyon para sa Pilipinas sa kabuuan ng kanilang pamamahala. Sa paglipas ng panahon, ay umunlad ang teknolohiya, ang mga Amerikano rin nagdalaw ng impluensya sa pananamit at pagkain sa Pilipinas. Ang pinakamalaking impluensya na makikita ngayon ay matatagpuan sa pamahalaan at sistema ng ekonomiya sa Pilipinas. Sa buong pamumuno ng mga Amerikano noong ika-20 siglo, ang pangunahing layunin ay dalhin ang mga demokratiko at kapitalistang ideya sa Pilipinas at matagumpay nilang nagawa ito. Eh, nakikita nyo naman sa style ng government natin, sa economic natin, style natin, halos parehas at nakapattern sa Amerika. Pati kayo sa ligang batas natin, di ba? Halos pinattern ho yan sa Amerika. At hindi ito nakita agad at nag-iba pa rin ang gobyerno mula sa nationalista hanggang federalista habang tumatagal ang kasaysayan. Ngunit nandoon pa rin ang impluensya ng mga Amerikano. Okay? Alam nyo, maging yung pagpaplano ng lungsod, no? Yung urban planning, malaki ang impluensya ng mga Amerikano po dyan. So, makikita ho natin yan, no? So, una ay makabagong kabiyasan o pagpaplano ng lungsod. Okay? Sige po, next po natin. So, ito po yung usually alam natin, no? Na pinamana sa atin ng mga Amerikano, katulad ng jeepney. Yung jeepney po actually, mga lumang sasakyan pang militarya na nung iniwan nila, kaysa samasayang, ginawa ng paraan yan na para maging kagamit-gagit, naging commuter, no? Naging commuter service, or naging ano na yan, no? Commuter vehicle na po yung jeepney. So, yan po yung mga Amerikano. Yung larong basketball yan, tinalakay natin yan ng mga nakaraan na episodes natin dito sa Alam Mo Ba To. Ito, nakikita niyo yung gusali na yan, sila nagtayo niyan. No? Sa panahon ng Amerikano, tinayo yan. Yung ngayon, kasulukuyang National Museum, formerly, ito po, nandiyan dyan po ang Kongreso. Dyan, yun nakikita niyo po sa 50 pesos, yan po yun. Yung inauguration ni Presidente Bongbong Marcos, dyan din po ginawa po yun. At syempre, yung pagkain, no? Si Juan ay natutong kumain ng hamburger at French fries, no, at marami pang iba, no, na alam natin ay galing sa impluensya ng mga Amerikano. So, next po. Yan, mabilis na nakilala mga Amerikano isang bilang isang problema sa lipunan at kapaligiran ng umiira. Mabilis sila nakita yan. Kaya kabilang dito ang hindi magandang kalidad ng pabahay, maruming daanan ng tubig, laganap na kahirapan at kawalan ng pambansang sistema ng edukasyon. Gayun din, tinignan ng mga Amerikano ang kalagayan ng pangkultura ng lokal na populasyon bilang isang issue sa matinding paglala ng problema. Ang mga Pilipino ay tinuturing na kulang sa moral fiber at pagiging mapagkakatiwalaan. So, napansin din na wala silang pagkaunawa sa pagiging nationalistic. Bagkos ay may pagkakilala na nagmula sa sari-saring pagtitipon ng iba't ibang grupo at etniko kung saan ang mga individual ay may karapatan. Sa madaling salita, tinignan ng mga Amerikanong Pilipinas bilang isang lugar na lubhang nangangailangan ng pagpapabuti, no, or development
at nabuo ang isang estratehiya upang ihiwalay ang mga Pilipino sa kanilang nakaraan at ipakita sa Pilipinas bilang isang hindi sibilisadong lugar sa pamamagitan ng paglikha ng sariwang kultura, kapaligiran, at pagkakakilala. Bago tayo magpatuloy, ang ating tinatalakay ngayon sa Alam Mo Ba To ay hindi po galing sa akin ito. Ito po ay mula kay Ian Morley. Siya po ay isang scholar ng urban history at ang malawakang ipublish niya ang disenyo ng built environment, particular na ang civic design ng mga lungsod noong huling bahagi ng 1800s hanggang 1900s. So nakilahok siya sa mga dokumentaryo sa television sa Taipei 101 Tower, Paso, The Discovery Channel, at boom, pati na rin pakipagpanayam sa The Wall Street Journal Asia at Los Angeles Times tungkol sa pag-unlad at ng lungsod ng Rangoon, Burma, at marami pang iba. So siya po ang nagsulat ng artikulo pong ito, no? So balikan po natin. So nakita ng Amerika yung mga ganitong problema, no? And nakakaisip na sila ng strategy. No? So nagsimikap ang Amerikano na lumikha ng isang bagong sistema ng pamahalaan, yun na nga yun, no? Yung democratic, para sa Pilipinas, habang gumagawa din ng mga bagong kapaligiran para sa mga tao upang manirahan at magtrabaho. So upang maunawaan kung paano hinangad ng Amerika na pagbutihin ng Pilipinas, mahalaga maunawaan ang Philippine Commission, isang maliit na bahagi ng pamahalaan na binunong Enero 1899 ni Pangulong McKinley upang ipatupad ang pamamahala ng Amerika sa buong kapuluan ng Pilipinas. So kinilala ng komisyon kung gaano kahalaga ang mga bayan at lungsod sa proseso ng pag-aangkat ng sibilisasyong Amerikano. Halimbawa niyan, binalangkas ng mga komisyoner ang kahalagahan ng mga urban na lugar sa pagproseso ng pamamahala. So, napagpasyahan sila ng otoridad ng Amerika ay ganap na umaasa sa pagbuo ng mga komunidad na sa kalunsuran, dahil tulad ng sa US ay may komunidad sa kalunsuran ay upang upuan ng gobyerno at mga lugar kung saan natupad ang mga adikain at politika na panlipunan sa Pilipinas. Okay? So, noong mga panahon yun, nangailangan din ng kalinisan, no? At kalusugan. Kaya halimbawa, nung epidemya ng cholera noong 1902 na pumapatay ng over 200,000 na katao sa buong bansa. So, gumawa sila ng paraan din noon para masagot po yan. Ito pong nakikita niyong mapa. Alam niyo po kung ano po yan? Yan po yung mapa, no? Yung development nila para sa Baguio. Kaya nakikita niyo yung Baguio niyo ngayon, yung mga pangalan niya, Camp John Hay, Burnham Park, no? Isa yan sa mga dinevelop ng Amerikano nung kanilang kapanahunan nung nananakop sila dito. So, alamin natin yan, no? Sa Maynila nung unang panahon ay higit kumulang 225,000. Yung plano ni Burnham na pagsamay ng kolonyalismo at kontemporaryong Amerikano urban design practices sa pamamagitan ng pagtatag ng bagong hub na binubuo ng isang koleksyon ng pampublikong gusali na tinatawag na government group na inilatag na mahigit na mahigpit na geometric na paraan upang makabuo ng isang solong magkakaugnay na unit ng arkitektura na gayon nagdulot ng kagandahan at kaginhawahan. So, iminungkahi ni Burnham na maglagay ng mga pabilog na plaza malapit sa government group. So, alam niyo po kung ano po yan. Alimbawa po, yung sa may bandang Maynila, sa Luneta. Alam niyo po dati, nandoon lang po yung Kongreso. Yun po, yung nakikita niyo ngayon, National Museum. Tapos yung isa pang gusali, no? Yung ginawa nilang National Museum for Natural History, no? Yun din po ay isang gusaling pang gobyerno. At gumagawa sila ng parke malapit po doon. Gusto nila magkakalapit. Magkakalapit yung mga ano ng gobyerno. Para nga, syempre, mabilisan nga yung mga pagproseso and everything. Ganon din po, no? Sa Baguio, no? Nakita natin kung paano nila dinevelop yung sa Baguio, nabuo ang Burnham Park sa gitna ng lungsod at inilatag sa gitnang axis sa pagitan ng mga gusali ng munisipyo at pambansang pamahalaan, katulad ng mall sa Washington. Nag-graduate sa Burnham Park isang geometric pattern na kalsada, yan na po yun, na nilikha upang magbigay ng mga diskarte sa gitnang distrito at edifice nito or edifice niya. Okay? So, ang conclusion natin, ay tingnan natin kung may kasunod pa to. Ayan, ito yung halimbawa po nung binabanggit ko po, no? Yung gusto. Ang conclusion, ang salaysay ng mga Amerikano sa pagsulong o pag-unlad ng Pilipinas sa huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo ay karaniwang nakatuon sa pagtuturo ng Ingles at pagtatayo ng mga paaralan, daungan, at mga sistema ng riles, no? Yung railway system. Bagamat tumpak na maraming bagay, binaliwala ng account na ito ang paggamit ng pagpaplano ng lungsod bilang isa pang kasangkapan sa
sa pananaw ng US panlipunan, nasa pagpabubuti o pagpapabuti ng lipunan. Kung bibisita ka sa Pilipinas ngayon, eh madali mong makikita ang mga plano ng lungsod ni Daniel Burnham. Siya po yung pinaka-architect, no? Yung urban architect nito man nakikita natin. At yan ang makikita natin sa Manila at Baguio. Ang mga plano ni Burnham ay bumubuo ng isang makabuluhang bahagi ng cityscape. Ang Baguio halimbawa ay nagpapanatili ng malaking katangian ng special na iniharap ni Burnham, at ang Burnham Park ay isang kilalang lugar para sa mga aktibidad ng panlilibang. Eh siguro mga nagpupunta ng Baguio, eh ang unang bukang bibig kagad ay yung Burnham Park. Bagamat karamihan ay original na plano ni Burnham, ay hindi na isabata sa Maynila ang bahagyang pag-unlad ng government center at ang muling pagpapaunlad ng waterfront sa timog at sentro ng lungsod na nagpapakita ng imprint ni Burnham. Dahil dito ay nananatili ang pamana ni Burnham at ang Amerika. Ang panukalang disenyo sa lungsod ni Burnham ay naka-impluensya rin sa mga huling arkitekto ng Pilipinas. Sino-sino yan? Kabilang sila Juan Arellano, na noong 1930s ay nagplano ng campus ng University of the Philippines sa Quezon City bilang isang kapaligiran na tinutukoy ng isang monumental na axis na minarkahan ng mga dulo nito ng administratibong gusali at aklatan ng universidad. Actually, panan ng Amerikano nung natatag ang University of the Philippines. Pamilyar ang mga mananalaysay sa mga matagumpay ng Amerika sa Pilipinas sa pagkatapos nitong 1890. Partikular na ang matagumpay na pagsisikap na mapabuti ang pangangalaga sa kalusugan at edukasyon, at ang pagpapabuti sa lungsod ay isa ring mahalagang elemento sa pagtatayo ng Estado ng Amerika sa kapuluan. At ang nakikitang halimbawa na umiiral pa rin sa Maynila at Baguio ay naglalarawan sa bahaging ito ng kwento na ating patuloy na makikita hanggang sa kasalukuyan. So, yan po ay ilan lamang, no, sa mga naiwan nila sa atin. Pero di natin may tatanggi. Tayo po ay isa sa largest, no, non-American English-speaking countries sa buong mundo. At yan ay dahil sa impluensya ng mga Amerikano. Kaya nga tayo ay nakakapanood ng mga English movies, English shows, kasi naiintindihan natin. Kaya kilala na natin sila James Bond. Alam na natin yung mga comics pa lang noon, yung mga Superman, eh gawa nga ho na tayo po ay matagal na hong na-train ng mga Amerikano sa wikang Ingles. At ngayon pa lang, no, yung mga laro pa lang, yung mga NBA at marami pang iba ay pamilyar tayo ay dahil huya sa impluensya ng Amerika. Ganun pa man, ay nawa patuloy na magkatuwang ang dalawang bansang ito, ang matagal na nating kaibigan, no, na Amerika para sa kaularan ng bawat isang bansa. At syempre, speaking of pagtutulungan, syempre tayo mga Pilipino, sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo mga Pilipino. Kaya nga ang kahulugan po ng pag-ibig ay pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Dahil tayo ho, bilang miyembro, katuwang ang gobyerno, ang bangko at iba't ibang industriya, ay tayo nagtutulungan na makapag-ipon at maabot ang pangarap natin magkaroon ng bahay bilang yan ang mandato ng pag-ibig pa. At yung mga benepisyo at programa ng pag-ibig ay patuloy nating tatalakayin dito sa ating programa na kumusta na ang pag-ibig mo. At patuloy din ang mga ganito mga talakayan sa mga kasaysayan, trivia, at mga latest na balita sa balitang OFW. At dito na po nagtatapos ang ating halos isang oras na talakayan patungkol sa mga benepisyo at programa ng pag-ibig, pag-aatid ng mga latest na balita sa balitang OFW at mga bagong kaalaman at pagpapaalala sa kasaysayan sa ating portion na Alam Mo Ba To. Abangan natin sa mga susunod na Webes sa ating episode at patuloy niyong panoorin ang iba pang programang itatampok natin dito sa kumusta na ang pag-ibig mo at mga dagdag kaalaman. Muli po, ako po ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin Paul David. At tayo po'y magkita-kita muli sa susunod na Webes at sa mga susunod pang Webes dito sa ating regular na napapanood tuwing alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas sa Kakampi Online. Of course, ay binabati natin ang ating mga kaibigan dito sa Kakampi Online, ang ating technical assistant dito na laging maasal, si Sir Arby, and of course, Ma'am Penny Cudemus. At ito po muli ang inyong programa, Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo sa ating mga gawain sa buhay. Maraming salamat po.